So, hello mga kapintura, kamusta po kayo ngayon? Ito po, samahan niyo po ako ngayong hapon na ito at ikikwento ko po sa inyo kung paano ako nagkaroon ng another 2 food cart in just 5 weeks po. So, ito po, nasa likod po ako ngayon. Kasalukuyan po akong nagpapalambot ng ating beef para sa aking pares. Yan po yung para mamayang gabi. Pero kanina pa po kami nag-start. So, ito po yung backup natin, no? So, yan. Let's join me po. Oh, yes, guys. 3,000 pesos lang po talagang aking naging unang puhunan nung nag-decide akong mag-open ulit ng aking food cart. Pero, disclaimer din po, no? Kasi alam naman natin lahat na meron na akong mga gamit tulad po ng food cart na stainless, meron na ako noon. So kaya talaga ng yung 3,000 po eh napunta po talaga yon sa nag-start po ako sa Shomai at saka Shopaw po. Kaya kung gusto mong mag-start ng food cart business at hindi mo alam ang iyong gagawin, so panoorin mo po itong video na to, tapusin nyo na rin po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe po. At saka pakihit na rin po yung notification icon para po sa susunod kong vlog. Bakit nga ba food cart business ang naisipan kong gawing business, mga kapintura, no? Unang-una po, talagang favorite ko or gustong-gusto kong kumain sa mga food cart or yung mga street foods. And then, syempre, yung talagang kinakalagustuhan ko dito sa klaseng ganitong business is maliit po yung puhunan. Guys, totoo yan. Talagang maliit lang ang puhunan sa pag-food cart. Natatanda ko pa po, way back 2014, nung nag-try ako mag-food cart at yun po ay yung ice crumble. So, ang puhunan ko po doon eh 4,000 pesos at nagulat po ako yung kumita ako. That time guys, wala pa akong food cart na stainless noon. So, yung expenses ko po noon, kaya mababa kasi yun nga, gumawa po ako ng sarili kong food cart na made of wood. So, yan, gagawa rin po ako ng vlog ko doon kung paano ako nag-start ng araw, i-share ko rin po sa inyo. So yan na mga kapintura, nung napauwi nga po kami mga seaman, nung nagkaroon nga po ng COVID, habang nasa bahay po ako sa Manila, na lockdown po ako, at nung hindi pa po ako nakakauwi dito sa family ko, talaga pong pinag-isipan ko na po ito. Talagang everyday, sinusulat ko siya sa papel para hindi ko makalimutan kung paano ko i-execute yung negosyong food cart na nasa isip ko. So, yun. Bali yun, guys. Tama yun. Yun yung step or yung number one step na nangyari sa akin. Dapat talaga, pag mag-i-start ka ng food cart, kailangan mong pag-isipan muna kung ano yung product mo or kung ano yung ibebenta mo na anong item na o pagkain. Kailangan mo siyang pag-isipan mabuti. Sa ganitong klaseng business, guys, kailangan mabilis yung isip mo. Siyempre, masipag ka, matyaga. Hindi ko rin po sinasabi na pag nag-food cart kayo, ay yayaman po kayo. Hindi po ganun yon. Or pag nag-food cart kayo, dire-diretso na po yung item na yon. For example, yung itong pares ko. Hindi po ganun ang pag-food cart po. Kasi in time, dadating din po na magbabago yung panahon. So kailangan meron agad kayong another food cart business or another product na pwede nyong ipalit. Kasi yung mga panlasa ng mga tao, paiba-iba po yan. So, hindi po ganun yung mangyayari. So, it's either na today or this month, malakas yung kita mo. And then the next month, bababa po yan. So, ang style ko po kasi pagka ganun, pinapatulog ko muna yung itong ibang item na tinitinda ko. For example, kaya nga po nagkaroon ako ng tatlong food cart eh. Kasi ito, pag mahina to, patutulogin ko muna to. And then, pagpapasok po ako ng iba. Ganun po yung ginagawa ko, yung naging strategy ko. And then, another thing guys, is yung location. So, it's either kung siguro nasa loob ka ng mall, mas malakas doon, or sa tabi ng school, mas malakas din doon, o sa tabi ng mga office, or palengke, ganyan, plaza, yan, malalakas yan. Pero yan guys, nag-iiba rin yung puhunan pag gano'n na, no? Siguro pag nasa loob ka ng mall, yung food cart na tatayo mong food cart business, yan, is siguro nag-re-range yan ng 10,000 to 50,000.
So yung sa akin kaya po mababa is because nandito lang po ako sa bahay. Para safe din po, lalo na sa panahon ngayon. Nandito lang ako sa may family ko. Kami po sama-samang nagbi-business. Pati natuturuan ko na rin yung mga anak ko kung paano ba kumita ng pera sa murang edad nila. Nasa palengke ka naman, o sa tabi ng school, or office, or sa plaza, iiba rin po yung puhunan nyo doon na kapintura. Kasi syempre, that time, kailangan mong magbayad ng rent, or siguro yung sa pwesto, binabayaran din po kasi yun eh. So yun, tatama po yun sa budget nyo. Kailangan nyo rin pong gawan ng ng computation kung paano nyo po ibebenta yung inyong mga product. Kasi dito kaya pumurentinda ko kasi wala naman po akong binabayaran na yun nga yung pwesto. At the same time, syempre wala nga trabaho yung mga kababayan natin na iba. Medyo mahirap hirap tayo sa buhay, pare-pareho. So yan, yung way na kakatulong ka sa kanila kasi mura nga yung pagbenta mo. At the same time, quality, masarap yung tinitinda mo. Then isa po pong technique guys, yung nakikinig ako sa mga yan, yung comments ng aking mga customer. So yung mga kaibigan ko or yung mga kapitbahay na nagsasabi na boss, medyo ganito ganyan. Yan. So yun, talagang kailangan mo kasi sa ganitong klaseng business, makukuha mo yung pamasa na lasa para balik-balikan kanila. Yan, and another thing guys, kailangan mo rin syempreng i-check yung budget mo. So, yan nga, yung sinasabi, tulad ng sinasabi ko kanina, kung nasa mall ka, or sa palengke, or sa grocery, or sa school, yan, talaga pong mag-iiba kasi yung budget dun eh. So, katulad ko, dito lang ako sa bahay, and then, kung nakita nyo naman yung mga, mapapanood nyo yung mga vlog ko na nagawa, na gumawa nga ako ng mga food cart ko para less expenses talaga, kaya yung kuhunan ko po talagang 3,000, yun, dun po nag-start, pinaikot-ikot ko po yun. So, nag-start nga po ako sa siomay, tsaka fishball po, ay, siomay at tsaka siopaw po, ano? Then, yun po, sa maniwala kayo at hindi, mga kapintura, in 5 days, guys, yung 3,000 na yun, dumoble na. And then, the next step is, kailangan, guys, habang malakas, no? Kasi mararamdaman yun, eh, pag malakas pa, for example, yung nangyari sa akin, hanggang 3rd week, yung 4th week or almost a month bago na siya medyo nagda-drop na yung kita nyo. So yung that time bago siya mag-drop guys, meron na agad ako nakasunod na ice crumble. Kaya nga po yung food cart ko noon in 2 or 3 weeks ata, dalawa na agad. So syempre ginamita na natin ng ano yun, nung abilidad, gumawa-gawa tayo ng food cart na another. Yung papanoorin nyo po yung vlog ko yun, 350 pesos lang po yung ginastos ko. Yun, totoo po yun. And then, sumunod po yung lamon look. Itong pares nga po, no? So, yung food cart ko po nun, medyo malaki-laki na gastos natin to. Siguro approximately 2,500. Pero okay naman po kasi medyo nakabango na tayo, nakaipon na tayo eh. And then, bago ko po siya in-execute na gawin, yan, marami rin po akong mga pinuntahan na paresan. Nagtanong-tanong din po tayo sa mga nagbi-business ng pares. So, eventually, pinag-aralan ko. And then, number one, guys, yung timpla. Yung kung paano mo yung luto mo. Yan. So, yan, guys. Yan na po. Shinare ko po sa inyo kung paano ako nag-start ng aking food cart business. Pero, syempre, hindi naman po tayo pare-parehas ng kapalaran, no? Baka sabihin nyo, gaya ko si kapintura, baka sakali. Yan, try nyo po, pero kailangan po talaga, pag-aralan natin yan. So, yan, until now, ito yung tatlong food cart na po yan, kumikita po yan. Pero, syempre, talagang hindi po talaga pare-parehas yung kita araw-araw. May times po na maliit, or katamtaman lang, or may times na malaki. Syempre, pag malaki, happy po tayo yan. Dahil nga po, kailangan natin kumita, kumayod para sa ating pamilya. So yan guys, sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo ngayong araw na to sa pag-food cart business. Abangan nyo po po yung mga ibang vlog ko na susunod. Hindi lang po sa pag-food cart po yan, ano? Ito po ay yung totoong kwento ng buhay ni Kapintura. So yan, isang seaman, nag-vlogger, nag-painting, nag-tato, nag-food cart, nag-business nga ng food cart, or and etc. Kung ano po yung maisip natin na gawin. So yan, share ko po sa inyo yan.
Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Yung nakuha ko na po yesterday yung ating Google AdSense. Wow! So, hindi ko na po siya binlog. Yun na po yun. Maraming salamat po. So, yan. Medyo malapit na itong pumuno. So, yan. Salamat po ulit, mga kapintura. I love you. Thank you. I thank you. I love you. And goodbye.